This is the best 6,000 pesos na pwede nyo mabili ngayong 2023. Eto guys, ang Nokia G21. So nagbabalik nga sa pagiging competitive etong si Nokia guys dahil nga nagkaroon sila ng price drop nitong Nokia G21. So dati po, eto ay 10,000 plus pero ngayon, 6,000 pesos plus na lang po siya. And I'm pretty sure na napakasulit na talaga ng phone ito dahil nga ang ganda talaga niya in person. Yes, hindi siya ganun ka-hype pagdating sa specs, like wala po siyang, you know, napakaganda o di ka naman napaka mind-blowing na specs. Dahil nga alam ko naman ngayong 2023, napaka mind-blowing na talaga ng mga specs. Pero pag ginamit, okay lang pala. Pero dito sa phone ito guys, it's the opposite. Dahil nga ang ganda talaga niya in person. Kaya naman napag-isipan ko talaga na what if i-review ko siya and para matulungan kayo na makahanap na isang napakasulit na smartphone sa napakamurang halaga. I-unbox natin to. Magkaroon tayo ng full review and also kung hindi mo afford, well definitely don't worry. Panoorin mo lang ang buong video dahil nga ipapamigay ko na naman to para sa inyo. So, wag na nating patagalin pa at simulan natin in 3, 2, 1. Let's go! Guys, I'm JP and this is JTeen TV. Now, magbalik naman tayo dito sa mismong box nitong Nokia G21. So, kung makikita ninyo dito guys, nandito na po ang mismong kulay ng smartphone and eto po talaga siya. Eto po talaga ang kanyang itsura. And dito naman sa likuran nakalagay ang kanyang mga main specs and features. Dito sa my side nakalagay yung kanyang 3 years of security update. Yes guys, hindi katulad ng mga bagong phones ngayon na 1 year wala na. O di ka naman ilang months lang wala ng update. Eto guys, up to 3 years. Now, so far, wala naman masyadong special dito sa kanyang box. Kaya naman, tingnan na natin yung kanyang laman. Ayun. So, hindi po masyadong special yung kanyang pangbalot dito, guys. Dahil nga, eto na yung mismong smartphone. Ayun. Oh, ang ganda. Medyo unique yung kanyang design pero pag-uusapan natin yan in while. Kapag tinanggal naman natin to, nakadikit po dito ang kanyang SIM ejector pin. Pagkatapos naman yan, andito guys ang napakaraming papel. Pagkatapos naman yan, andito guys ang kanyang clear jelly case. Now, medyo confusing na po ang kanyang box dito pero kapag binuksan naman natin to, ayun. Nandito nakalagay yung kanyang earphones. So, meron pa po siyang freebie na earphones dito, guys. Dito naman sa may kabila, guys. Uy, pwede pa lang isabay. Nakalagay po dito ang kanyang Type-C to USB cable and yung kanyang 10 watts adapter. Yes, guys, 10 watts lang po ang nakalagay pero nagsasupport po ang phone ng 18 watts. So, kung meron kayong mga fast charger, pwede nyo yung gamitin dito sa phone to. So, eto na nga, guys. Si Nokia G21 sa kulay na dark blue. And as you can see, napaka-premium looking talaga ng phone to, especially kapag pangmalayuan. Ayan, di ba? Pagdating dito sa kanyang build quality, ang phone to ay merong glass front, plastic back, and plastic frame. And as you can see here in the back, meron po siyang textured finish. So, hindi po siya glossy. Now, kung makikita naman ninyo yung kanyang camera module, hindi na po ito uso ngayon, pero maganda pa rin po siya para sa akin. Minimal lang po, hindi po kalakihan yung kanyang mga camera and also yung design niya para sa akin is hindi po papansin. Now, napakagandang hawakan itong phone ito. Meron po siyang curved design. Curved po ang kanyang back and also ang kanyang side. Now, speaking of sides, dito po sa baba nakalagay ang kanyang microphone, Type-C port at ang kanyang speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay ang kanyang volume rockers alongside with his fingerprint scanner / power button. Dito naman sa left side, nakalagay po ang kanyang Google Assistant button and yung kanyang SIM card tray, which is naglalaman po ng 3 slots. So, pwedeng-pwede po kayong maglagay ng 2 SIM card at isang micro SD card dito sa phone ito. So, kumpletong-kumpleto na po siya. Ngayon, dito naman sa top, nakalagay po ang kanyang pangalawang microphone and yung kanyang 3.5mm port. Now, siguro naman marami sa inyo nagtatanong, o di ka naman nagtataka kung matibay pa nga ba talaga etong phone to dahil nga Nokia siya. Well, definitely try natin dito sa ating special build quality test. So, unang-una, ang scratch test. Gago ka ba? What? Hindi naman po siya nagasgasan overall dito sa ating scratch bright na test. So, solid po siya. Tingnan naman natin dito sa ating pok-pok test. Magkakabukol ako nito. Medyo masakit po siya. Okay. Medyo matibay pa talaga siya dahil nga wala pa rin siyang impact. Oh! Hindi, joke lang. Nokia yan, no worries. Oy. Pero, alam naman natin guys, na kapag Nokia, mahirap talaga yung ma-damage. Yes,
Yun talaga. Hindi katulad ng ibang brands na isang hulog lang na inyong mga smartphone, wala na. And also, hindi talaga ako, you know, hindi talaga ako komportable na ihulog sila dahil nga baka masira sila dito. Etong Nokia, guys, wala yan. Napaka-easy lang. Diyos ko naman. Basta Nokia, matibay talaga yan. Kita nyo naman, di ba? Parang bago pa rin. Like, ulit-ulitin ko pa ba? Hay, kapag nag-aaway kayo ng jowa nyo, tapos itatapon nyo to, and matamaan yung pader, Diyos ko, maawa kayo sa pader. Oh, hell no! Ganito katipay, guys, etong Nokia. Pero syempre, I don't recommend you guys na, you know, itapon-tapon lang yun yung mga smartphone, dahil nga hindi naman normal yun. Sinasabi ko lang to in a way na kapag nahulog nyo man siya accidentally, you don't have to worry much about this phone. Hindi katulad ng ibang phone na, you know, isang bagsak lang na solid. Grabe na talaga yung kaba ninyo dahil nga baka hindi na mag-on. Pero dito sa phone to, wala nang ganyan. Ngayon, pag-usapan mo natin ang display netong phone ito. So, ito po ay meron ng 6.5-inch IPS LCD display with 720p HD Plus resolution and 90Hz refresh rate. It can also go up to 400 nits of brightness. So, kapag kayo ay mahilig gumamit outdoors, well, definitely makikita at makikita mo pa rin ang phone ito sa ilalim ng araw. Even though 720p lang po ang kanyang resolution, para sa akin, napaka-contented na talaga ako dito dahil nga kung makikita naman ninyo, napakaganda talaga ng aking mga videos, napakaganda talaga ng mga movies dito sa phone ito. Siguro, medyo malaki po ang kanyang bezels up and down. Pero para saan, guys, kapag nasanay ka na, kapag ginamit mo na ang phone ito for about a month o di ka naman 2 months, I can definitely say na hindi mo na yan mapapansin. Para sa akin, ang mas mapapansin ko is yung bilis talaga ng phone ito. Dahil nga, kung makikita ninyo, kahit na anong scroll natin dito, guys, kahit na anong gawin natin dito sa phone ito, nakakasabay talaga siya. It's because of its fast refresh rate, which is 90Hz. Pero para saan, guys, I can feel na para siyang 120Hz actually, dahil nga, you know, kung makikita ninyo, kahit na mag-scroll tayo dito sa Facebook, YouTube, at kahit sa ibang apps pa, wala ka nang mararanasan ng mga lag and frame drops kapag etong phone to ang ginagamit ninyo. This is definitely the best 6,000 pesos na pwede nyong mabili kung gusto nyo ng mabilis, yung totoo talaga na mabilis na refresh rate and magandang display overall. Dahil nga Nokia to, I'm pretty sure na tatagal talaga ang phone to sa inyo na hindi kayo magkakaroon ng problema sa kanyang display. So, mas maganda yun kumpara naman sa mga maliliit nga yung mga bezels, pero 1 year lang, wala na. Now, pag-usapan man natin ng performance ng phone ito. So, dito talaga ako mas bumilib pa. Dahil nga, ang phone ito, guys, ay meron ng Android 13 sa kanyang processor. Ito po ay meron ng Unisoc Tiger T606 with octa-core CPU and Mali G52 MP1 naman pagdating sa kanyang GPU. Pagdating man dito sa kanyang RAM, guys, meron po siyang 6GB of RAM and 128GB of storage. All in all, para sa akin, pagdating dito sa kanyang mga specs, hindi po siya ganun kaganda. O di ka naman, hindi po siya ganun kakilala. Pero kapag ginamit mo na ang phone ito, guys, nako po, doon ka lang mapapasabi na wow, ganito pala kaganda yung ma-experience mo with this phone. Dahil nga dito sa Mobile Legends, guys, naglaro ako dito and as you can see, meron po siyang high refresh rate and high graphics and wala talaga siyang problema pagdating dito sa game na to. Napaka-playable, walang mga lag and frame drops, especially kapag malakas yung inyong internet. Kapag nagka-clash kayo palagi o di ka naman palagi kayo nagkikill dito, guys, para sa akin, eto talaga ang phone na para sa inyo. Dahil nga ang bilis niya, meron po siyang high refresh rate, yung kanyang touch sampling rate is mabilis rin. So para sa akin, overall, guys, if you want to play Mobile Legends, will definitely I recommend you this phone. Ngayon, dito naman sa susunod na game, which is ang Call of Duty, para sa akin, okay lang po ang kanyang graphic. Dito, meron po siyang medium graphics and high frame rate. And kung makikita naman ninyo, magiging competitive pa rin yung inyong paglaro ng Call of Duty dito sa phone ito. Dahil nga, makakapatay ka pa rin talaga ng maraming kalaban with this phone. I can definitely say na this is one of the best dahil nga, yung mga ibang smartphone at this price range is naglalag talaga kapag pang matagalan na gaming. Pero dito sa phone ito, guys, cool lang po siya and hindi po siya naglalag and nagkakaroon ng frame drops. So para sa akin, dito sa Call of Duty, recommended ko talaga ang phone ito. Overall, pagdating sa gaming, nakikipagsabayan pa rin talaga ang phone ito and mas naging competitive talaga siya dahil nga nag-price drop po siya. Pero kung hindi siya nag-price drop, medyo mapapag-iwanan talaga siya sa mga 10,000, 11,000. Pero dito sa 6,000 pesos, guys, this is definitely one of the best
Udikir naman pinaka-best talaga na 6,000 pesos ngayon. Tenes ko siya sa AnTuTu Benchmark and nakakuha po siya ng 200,000 plus. And yun na nga, kapag kayo ay casual user lang like Facebook, tawag, text, mga online class, mga multitasking, wala talagang problema yan within this phone, guys. Like, kita nyo naman, diba? Wala talaga akong mahanap na problema pagdating dito sa kanyang performance. This is truly the best 6,000 pesos na nabili ko ngayong 2023. Now, wala namang masyadong silbi ang kanyang performance kung madaling malobat ang phone. Which is, hindi po nangyari dito sa phone ito dahil nga meron po siyang napalaking battery. Meron po siyang 5,050 mAh battery with 18 watts fast charging. So, kapag kayo ay gagamit na itong phone ito, guys, aabot ka ng up to 2 days kapag kayo ay casual user lang. So, pwedeng-pwede na po itong dalhin pagdating sa mga camping, like yung mga nagtitipid ka talaga sa battery. Pwedeng-pwede na po ito dahil nga matipid po talaga siya, like makunat as in yung kanyang battery. And pagdating naman sa kanyang charging, guys, medyo mabagal po kapag gagamitin natin yung kanyang 10 watts charging dahil nga aabot ka ng 2 hours and 30 minutes. Pero kapag kayo naman, guys, ay gagamit ng 18 watts, well, definitely aabot ka lang ng 1 hour and 50 minutes with this phone. Ngayon, pag-usapan mo natin, guys, ang kanyang camera. So, eto po ay merong tatlong camera dito sa kanyang likod, which is ang kanyang 50MP main camera, 2MP macro, and 2MP depth. Dito naman sa kanyang selfie, meron po tayong 8MP selfie camera. Napaka-okay na po niya para sa akin. The colors are accurate and also medyo natural po talaga siya kumpara sa mga ibang mga phone at this price point. Mas maganda talaga ang kanyang saturation para sa akin and also yung kanyang color production is napaka-on point talaga. Ngayon, dito naman sa kanyang selfie, napaka-natural po ng mga kulay dito sa tao pero hindi naman po masyadong accurate yung kulay pagdating sa mga objects. So, yun lang naman, guys, dito sa kanyang photo quality. For me, nagustuhan ko talaga siya overall dahil nga kapag kayo ay mahilig kumapture ng mga landscape, ng mga bagay, o di ka nun mga sky, well, definitely, it will turn out good with this phone kapag gamit niyo ang kanyang main camera. Now, kapag kayo naman ay mga selfie guy, selfie girl, well, definitely, okay pa rin yung kanyang selfie camera even though 8MP lang po siya. Siguro medyo makukulangan kayo ng konti sa kanyang resolution, pero for me, guys, the overall results of the photos definitely look good and better kumpara sa mga ibang phones at this price point. Ngayon, dito naman sa kanyang video quality, ang phone ito ay aabot ng 1080p at 30fps, both main camera and selfie camera. And ngayon, as usual, try natin. Hey, what's up, guys? So, this is using the main camera, 1080p at 30fps. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. And ngayon, try naman natin dito sa kanyang selfie camera. So, eto naman, guys, ang selfie camera nitong Nokia G21. So, ano sa inyo? Okay ba? Comment down below. Ngayon, overall, after the results dito sa kanyang video quality, guys, para sa akin, hindi po talaga siya ganun kaganda. O di ka naman, hindi po natin siya pwedeng gawing pinaka-best dito sa kanyang video quality. Hindi po talaga siya ganun kaganda. Hindi po siya ganun ka-high quality. So, para sa akin, guys, kapag kayo naghahanap ng pang video-video, sakto lang po ang phone to, hindi po siya pinaka-the best. Now, overall, recommended ko ba si Nokia G21? Well, definitely, yes! Recommended ko ang phone to dahil nga meron po siyang mga aspect na hindi kayang gawin ng ibang brands, which is yung kanyang matibay na build quality, mabilis na display, mabilis na processor, makunat na battery, and also, medyo maganda na rin na camera. Para sa akin, guys, mangingibabaw pa rin talaga si Nokia pagdating sa mga bagay na yan. Dagdag pa natin yung pinakapaborito ko talagang part, which is, meron po siyang 3 years of software support. So, para sa akin, guys, overall, if you're looking for the best 6,000 pesos na tatagal talaga sa inyo, well, definitely, choose this phone. Now, katulad na laman ang sinabi ko kanina, guys, ipapamigay ko po etong Nokia G21. Para naman malaman ninyo ang mechanics, well, definitely ilalagay ko po siya sa description box. Kaya naman, basahin nyo na lang yan. So, that's pretty much it. I'm GP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.